guys, good morning everyone. Welcome back again to my YouTube channel. This is Resilda Abril, ang inyong tindera from Dumaguete, Negros Oriental. Ngayong araw na ito guys, this video ay i-share ko sa inyo ang aking kwento ng aking buhay. Kasi guys, marami ang nagtatanong sa akin, kahit dito sa aming lugar may nagtatanong, o yung mga kaibigan ko nagtatanong din sila sa akin sa messenger. Ang sabi nila na bakit ako nagtitinda, na ang aking dalawang anak ay nagtatrabaho na. Ang sabi nila, bakit ako nagpukuyat, bakit ako patuloy nagtinda na nga ang mga anak ko ay nagtatrabaho na, nakatapos na ng pag-aaral. Ito guys, ito ang gusto kong i-share sa inyo. 1 minute later. Nag-start akong magtinda guys, 1993 ako ikinakasal sa asawa ko. Ang edad ko po noon ay 18 years old at saka yung asawa ko ay 19 years old. Nangungupahan kami dito sa Dumaguete ng room. Yung house na inuupahan namin ay Dos Andanas. Sa ilalim, yung may-ari ang nakatira, yung sa itaas na 5 kwarto ay may nangungupa at isa kami doon. At naisipan ko kasi maganda ang pwesto, at sa front niya ay school ng mga bata, naisipan ko na magtinda ako ilalim sa hagdanan. Naglagay ako doon ng lamisa at doon ko ipinapatong yung mga paninda ko. 18 years old ako. At saka mga 3 buwan lang akong nagtitinda. Yung may-ari ay nagpagawa naman sila ng tindahan. At ako naman ay nangungupahan lang. Nag-stop na lang ako. Pinaubaya ko na sa kanila kasi sila naman ang may-ari. At mga isang buwan, yung tito ng asawa ko, nag-o-offer siya na patirahin kami dito sa Agan-an, ditong lugar na tinirahan namin ngayon. May offer siya na may bahay naman siya dito. Bakit hindi kami dito titira para hindi na kami mangungupa? At pumayag naman kami guys. Pagtira namin dito sa house nila, nagtitinda na naman ako. Yung tinda ko, pinatong ko na naman sa lamisa paggabi. Isulod ko siya sa aming bahay. At saka, hindi yun nagtuloy kasi dalawa kami na nagkasosyo sa negosyo na yun. Hindi yun natuloy. Nag-stop din yun. Hanggang ang naipon namin noon, may offer na ibinta ang rights. Kasi guys, yung lupa dito na tinirahan namin ay government lot. May offer na may right na ibibinta. So, yung ipon ko, ibinili namin sa right na ito. Ito na ngayon yung tinirahan namin. Dito sa tinirahan ang ipon ko, binili namin ang rights at nag-ipon na naman ako para makapagawa ako ng bahay. Itong tinirahan namin, Dos Andanas ito kasi noon. Haloblocks dito sa ilalim, sa taas ay kahoy. Pero wala pang cover dito sa ilalim, taas sa taas pa lang. At dito sa ilalim nagtinda ako, hindi simple lang na tindahan, nagtindahan na naman ako. At pagdating ng 1995, nanganak ako si Sayan. 1993 kami ikinasal, 1995 ako nanganak.
cesarean. So ang naipon namin, ginastos na naman sa pagpanganak ko. Patuloy pa din ako, guys, nagtitinda ako. At pagdating ng yung mga anak ko, dalawa pa noon, 1995, pag 1996, nanganak na naman ako sa pangalawa. And ano, guys, pag 1995, so yung anak kong babae, guys, nag-start siyang mag-college 2011, first year college na siya. Ang tuition pa noon ay 9,000 plus. Hindi pa yun kasama ang uniform at saka allowance. Kasi yung anak panganay ko ay isang babae. Apat ang anak ko, tatlong lalaki at isang babae. That time, yung panganay ko, 9,000 plus ang tuition pay niya. Every same 9,000 plus, hindi kasama ang allowance, ang uniform. Pag third year niya, 2012, mag-second year siya. 2013, mag-third year siya, 2013. Pag third year niya, magka-college na naman yung pangalawa kong anak. Dalawa na silang mag-college, guys. Patuloy akong nagtitinda at nag-iipon para sa pang-tuition pay nila. Walang magulang ang tumutulong sa amin kasi ang magulang ko ay mahihirap lamang at yung magulang ng asawa ko ay mahihirap din. Kami tumutulong kami sa magulang ko at tumutulong din kami sa magulang ng asawa ko. At saka nagpa-aral ako ng dalawang anak. Nag-graduate ang anak kong babae, guys, 2015. Kasi accountant ang kinuha niya. Nag-graduate siya 2015. Yung anak ko naman that time, yung pangalawa ay mag third year college. At saka yung anak kong babae, pag-graduate niya ay kailangan pumunta na naman siya sa Manila para mag-review. Kasi mag-board siya, guys. Accountant ang kinuha niya. At alam naman natin na pag mag-board doon sa Manila, mag-review, may ano, kalakihan ang gastos. Ang bayad sa board exam, yung allowance niya doon, yung pagkain, halos plate ng eroplano, back and forth. Lahat yun, guys, na tinototal namin, 100 plus ang gastos sa pag-take niya ng board. At yung ginastos na yun ay galing yun dito sa tindahan namin. Kasi noon, mayroon pa kaming bilyaran. Nag-aalaga pa ako ng mga baboy. Kasi gusto ko makatapos sila ng pag-aaral. Yun lang ang hinihingi ko sa Panginoon. Hindi ako humihingi na maging mayaman ako. Hindi. Ang gusto ko lang, makatapos yung mga anak ko sa pag-aaral, okay na ako. At, pero, hindi pinapalad, guys. Yung anak ko nag-board sa Manila, hindi siya nakapasar. Kasi, that time, yung ama ko naman, yung tatay ko, ay mayroong sakit na colon cancer. At yung panganay kong babae ay lulus girl. Ano siya, lulus girl. Doon siya sa Manila, nag-tick ng board, nag-review. Hindi siya nag-focus kasi yung nasa isip niya, yung lulu niya. Kaya hindi siya nakapasar. At umuwi siya dito, hindi siya nakapasar. That time, yung anak kong lalaki naman, nagti-third year siya. So, yung nagastos kong 100,000 plus, wala yun kasi hindi nakapasar yung anak kong babae. Tika, guys, may bibili. So, balik tayo, guys. So, nag-iipon na naman ako
Nag-iipon na naman ako kasi yung anak kong pangalawa ay nag-aaral pa ng third year college. So patuloy ang buhay guys, nag-iipon ako. At that time, yung anak kong panganay, pag-uwi niya, ang sabi niya sa akin, hindi na siya mag-take ulit, magtratrabaho na lang siya. At nagtrabaho siya guys sa call center. Nagtrabaho siya at nakaipon siya mga 10,000 plus. At mayroon na namang take ng board that time doon sa Cebu City. Ang sabi ng anak ko, ama, mag-take ako ng board. Mama, mag-take ako ng board sa Cebu. Di, ang sabi ko, kasi guys, that time guys, hindi na ganun kalakasan ang billiard. So, hindi na ako masyado nakapag-ipon. Ang sabi niya, mag-take ako, mama, ng board. Iyak siya guys ng iyak kasi gusto niya maging CPA. So, pinatik ko naman siya. Yung naipon niya sa kanyang pagtratrabaho, yun ang binabayad niya pang board exam. At kami naman ang nag-ano sa allowance niya kasi ilang buwan siya magstay sa Cebu. Kasi magre-review siya. Siguro apat na buwan ba yun, magstay siya May. At saka May, June, July, September, October, basta doon siya sa Cebu. Kami naman ang nag-iipon ako para sa allowance niya. At saka sa awa ng Panginoon guys, sa pangalawang take niya ay nakapasar na siya ng board. Nakapasar na siya guys ng board sa pangalawang take niya. At saka guys, yung that time na yun, nag-graduate na naman yung pangalawa kong anak. BSBA ang kinukuha ng anak ko. At saka guys, mga ilang buwan yun na nakapasar yung anak kong babae, CPA na siya, nag-work na siya sa bangko. At yung pangalawang anak ko naman ay nag-aasawa na siya that time. Hindi naman ako gusto guys na magsasama sila ng babae na hindi sila maikasal. Pinakasal ko sila at ngayon may asawa na yung pangalawa kong anak. At saka yung panganay ko na nagtratrabaho sa bangko, may pangarap naman siya sa kanyang buhay. Hindi naman pwede na anuhin ko siya para kami ay buhayin. Pinabayaan ko siya pero nandito siya sa akin nakatira. Pero may pangarap siya sa kanyang buhay, guys. Sa mga nagtatanong kung bakit ako patuloy nagtitinda, kasi ngayon gusto ko naman ang pangatlo kong anak ay magka-college pa din. So kaya ako patuloy pa ding nagtitinda guys kasi may anak pa akong dalawa. Yung isa magka-college na kahapon tapos na siyang mag-enroll kahapon. At saka gusto ko pang maiayos itong bahay ko kasi nasa government lot kami nakatira. Hindi naman gusto naman ng asawa ko na dito siya titira hanggang hindi pa ito kukunin sa government. Gusto niya dito lang kami nakatira kasi nakasanayan na niya dito. At gusto kong mapaayos namin itong bahay ko. At may sasakyan din akong binabayaran. Kasi noon guys, yung nagsimula ang pandemic, diba bawal back ride sa motor? Pag nagkuha siya sa anak kong babae na nagtratrabaho, hindi pwede back ride. Kaya kami nangungutang ng sakyanan. At hanggang ngayon, binabayaran pa namin. Yun ang dahilan guys, bakit ako patuloy pang nagtitinda. Sana yung mga nagtatanong
at saka yung mga ano ibang kakilala ko na nagsasabi bakit ako nagtiyagang magtinda nga nakatapos na ang mga anak ko. Sana mapanood nyo itong video na to at nasagot ko na ang mga tanong nyo na hindi porkit nagtrabaho na ang mga anak ko, hindi porkit nakatapos na sila, mag-stop na akong magtinda. Kailangan ko pang magtinda para mapaayos itong bahay ko at saka may sasakyan ako. At saka, kung hindi naman ako magtitinda, parang magkasakit ako na magstay dito sa bahay na walang trabaho. Kaya gusto akong magtinda, patuloy pa din akong magtinda para may pira ako na mapaayos itong bahay, mapaaral itong dalawang anak ko at mabayaran ang sakyanan. Ito guys ang kwento ng aking buhay at sana nasagot ko ang mga katanungan niyo kung bakit ako nagtitinda at sa katagalan ng pagtinda ko wala akong naipundar. No guys, sa katagal ng pagtitinda ko, ilang years ako nagtitinda, ang investment ko ay yung napatapos ko ang aking mga anak sa pag-aaral. Kahit kaming mga magulang, hindi kami nakatapos dahil sa pagtitinda ko, nakapatapos ako ng aking mga anak at nakatulong pa kami sa magulang ko at sa magulang ng asawa ko. Sana guys, makontento kayo sa mga sagot ko. Sana mapanood nyo itong video na ito. Salamat guys. Bye-bye. More powers at God bless sa ating lahat. Mahal ko po kayong lahat guys. Salamat. Bye-bye.